What is up guys? Poy Poy Paule, welcome back to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin is all about post-bodybuilding show effects sa isang tao. So, ako ay isa sa mga taong naka-experience nito and then may mga taong nag-reach out sa akin na na-experience daw nila itong mga bagay na to. Disclaimer lang, all these informations are based on my experience and then sa mga taong nag-reach out sa akin regarding their experience after the competition. Mostly kasi, ang mga nakaka-experience sa mga post-bodybuilding show effect nito is yung mga beginners, okay? Kahit experienced athlete ka pa, may mga nag-reach out sa akin na experienced athlete na itong mga top, na-experience pa rin nila. Tara, samahan niyo ako, pag-usapan natin to. Let's go! Symptom na meron ka nitong post-bodybuilding show depression. So, dahil nasanay tayo sa system na gigising tayo ng umaga, magpre-prep tayo ng meals, magte-training tayo, magka-cardio tayo, i-monitor natin yung sleeping cycle natin, and then at the same time, nag-work tayo. Imagine, for 3 to 6 months, yun yung cycle mo. In that time frame, na-overcome mo yung anxiety and excitement. 4 months, hindi mo napapansin, paganda na ng paganda yung condition mo. Pa-ready ka na ng pa-ready sa bodybuilding show. Once na dumating yung show, regardless kung manalo ka o matalo ka, at the end of the day, tapos na yung show. Gigising ka ng umaga, yung first meal mo o yung cardio mo is not a must anymore. In short, tapos na yung deadline. Ang way para ma-overcome mo tong bodybuilding issue na to is huwag kang maging outcome-based person. May mga bagay kasi na ang mga judges lang ang makakakontrol na hindi natin kayang kontrolin. Instead, the best option is to become a process-based person. So rather than giving yourself too much pressure about the outcome, too much anxiety din yung binibigay mo sa sarili mo, mas maganda kung mag-focus ka lang sa pagbibigay ng best mo sa ginagawa mo. So mag-focus ka sa sarili mo, huwag mong isipin yung ibang tao. Protocol ka, sundin mo lang. At the end of the day, after the competition, it's either win or learn. How to deal with the post-bodybuilding show effect? So number one, be excited to compete. Papalapit na papalapit yung competition mo. Okay ito, kasi mas na-excite ka na, sumampa ka na, i-showcase mo na yung pinaghirapan mo. Pero don't get so obsessed na nalulus, nawawala na yung sight mo sa reality or sa katotohanan. Mas maganda, sabi ko nga kanina, maging process-based person ka, huwag kang maging outcome-based person. Para hindi mo masyado mabigyan ng disappointment yung sarili mo na hindi mo makokontrol yung emotion mo. Basta mag-focus ka lang sa sarili mo, always give your best every single day. Number two, be ready to eventually lose your shredded physique. After the competition, dapat ready ka na. Ready ka na na dahan-dahan na magpe-fade yung pagiging condition mo o yung pagiging batak mo. Ito na yung chance para mabigyan mo yung sarili mo ng time for a break or recovery. Ito na rin yung chance for you to make gains para kung magpe-prepare ka for the next competitions, dapat gandahan mo na yung off-season mo. Alam naman natin na yung pagiging shredded or yung pagiging batak is not healthy. Meron tayong range ng body fat percentage where we can make absolute gains. Pero yung pagiging or yung nasa mababang body fat level, sabi nga natin, is hindi talaga healthy. Number 3, have a game plan. After the competition, win or lose, dapat may game plan ka. Dapat may plano ka kung kailan ka babalik sa diet, sa training, or kung ano yung mga next goal mo. Para konti off-season, may improve mo yung sarili mo, and then paglapas mo, the next season, mas maganda ka na. Expect mo rin, after the competition, may mga days na wala kang ganang kumain, wala kang ganang pagbuhat. Expected na dapat natin to. Give yourself a break. Number 4, if you're not busy, keep busying yourself. Pwede kang mag-explore ng mga bagong activities, bagong skills. And then kung nagkulang ka sa mga friends mo or families mo, kamustahin mo sila. Balikan mo sila kasi I'm sure nagkulang ka sa kanila. It's time for you to give back sa mga taong nagkulang ka. Kumain kayo, manood kayo ng movies, and then hug them. Kasi I'm sure na-miss ka nila. Huwag kang magmadali na mag-prep ulit. Give yourself a break. Kasi yung prep or yung competitions, nandyan lang yan. Pero I know yung sarili mo, kailangan niyang makarecover. Number 5, better to think the after show as a graduation in high school. So ano ba nangyayari after the graduation in high school? Di ba summer na? So anong ginagawa natin during summer? Nagbabaksyon tayo sa mga families natin or sa mga relatives natin. Pupunta tayo sa mga ibang province. Nagbe-beach tayo. Kumakain tayo sa mga restaurants. Nagbo-movie dates tayo with our friends, di ba? Lahat ng mga na-decline mo
during your prep season, it's your turn para mag-give back. Ikaw naman mag-invite sa kanila, bumawi ka sa kanila. Number 6, don't lose your identity. Habang naka-prep ka, dapat nakiki-interact ka pa rin sa mga kaibigan mo, sa family mo. Make sure nakilala ka pa rin nila. I know that the bodybuilding sport is a very selfish sport, pero huwag mong hayaan na magtampo na yung mga tao sa'yo. After the competition, mag-give back ka sa kanila. Sabi ko nga kanina, yakapin mo sila, iyayin mo sila kumain, or lumabas kayo kasama yung mga kaibigan or family mo. For the last one, don't keep yourself in a box. So, okay lang na pumunta ka sa gym, get good time at the gym, pero make sure na outside the gym, nagagawa mo pa rin mga dapat mong gawin. Let's say, kung nagtatrabaho ka, dapat nagagawa mo pa rin ito ng maayos. Huwag mong isarado lang yung sarili mo sa pag-gym lang. Okay? Paano ka magpre-prep kung di ka magtatrabaho? Saan ka kukuha ng pang-prep mo? Pambili mo ng supplements or mga kailangan mo? Diba? Kaya I suggest na don't keep yourself in the box. As you can observe, too much pressure na hindi mo ma-manage can cause burnout. So in the end, bibitaw ka rin sa prep. So enjoy mo pa rin yung buhay. Enjoy mo yung prep. Pero huwag mong kalimutan ibigay pa rin yung 100% mo during the prep. Make sure na yung physical and mental health mo is okay pa rin. Baka mamaya, abigay mo ng too much pressure sa sarili mo, umibigay na pala yung katawan mo or yung utak mo. Huwag mo lang balansa yung mga bagay. Sabi ko nga, hindi naman lagi dapat is naka-on season ka. Kailangan mo rin bigyan ng break yung sarili mo. After that, bumawi ka rin sa mga family members mo, and then, mag-enjoy ka rin. Huwag yung puro competition na yung iisipin mo. Improve mo rin yung sarili mo outside the bodybuilding. Kaya ako sinishare tong video na to kasi gusto ko makatulong. Maraming mga taong nag-reach out kasi sa akin na same sa na-experience ko from last year. Way back 2018, nung first competition, nag-champion ako sa mga divisions ko. Pero hindi ako nakakuha ng pro card. And then 1 week difference, WNBF2, nag-champion ako sa category ko pero hindi pa rin ako nag-pro card. After that competition, gigil ako. Gusto ko improve yung sarili ko. Wala sa akin itong mga symptoms na to. Kumbaga, gusto ko lang is ma-improve ako for my next competition. Pero from last year, after my pro card, last year WNBF4, naramdaman ko itong mga symptoms na to. Relate na relate ako sa mga tao nag-share sa akin ng thoughts na after the competition but wala akong gana magbuhat. Wala akong gana kumain, wala akong gana sa buhay. Sana kung napapanood mo tong video na to at saka may mga symptoms ka nito, i-manage mo, i-apply mo tong mga shinergo sa'yo. Hindi man ako professional or sa psychiatrist, pero I'm sure makakatulong sa'yo to. Kung isa ka sa mga nakaka-experience nito, sana makatulong sa'yo to. After the competition, i-manage mo na maigi yung sarili mo. Huwag kang bigay ng bigay lang ng pressure sa sarili mo. Kasi muli, chicken breast out, power, peace!